guys, welcome to my channel, Mariel Tolosa TV. At ayan, syempre, habang ano kami dito, kakain kami dahil kami gutom. Ang pag-uusapan namin ngayon, kung gaano nga ba ka-importante, kung ano yung difference noong mga parents na nasa corporate world o yung may trabaho ng 8 to 5, kesa dun sa kami. Ang trabaho kasi namin, hindi kami yung papasok ng alas 8, lalabas ng alas 5, para meron kaming free time. Handle namin yung oras namin habang katrabaho, gano'n. So, kayo po ba? Kasi, din tayo, di ba? Nasa event industry tayo. So, paano nyo ba minamanage yung oras na ninyo? First of all, magbigay lang ako ng konting background. I was in the corporate world way back 1990-something. So, yun. So, 10 years ako nag-corporate. Ano yung naging regret ko? Regret talaga. I can easily say regret talaga siya na as a mom, nagtrabaho ako more than 8 hours a day. No? Una, napabayaan ko yung mga anak ko. So, I have a child na hindi na siya lumaki sa akin. Nung umuwi ako, kasi nag-abroad ako. Nung umuwi ako, tawag niya sa akin ate. Bilang isang ina, hindi ka makilala ng anak mo or hindi close ang anak mo is because dahil nga mas mahaba yung oras na hindi kanya kasama dahil nagtatrabaho pa. Masakit yun sa akin. So, yung time na nung umuwi ako, ginawa ko na siyang part of my ginawa ko na siyang purpose. Nasabi ko, I want to become a wedding planner kasi I want to have my own line. Magkaroon ako ng time freedom, tapos at the same time, kumikita ako. Uh-huh. Diba? Kasi hindi naman po pwede talaga na, minsan sasabihin sa atin iba, talagang hindi naman kami pwede tumigil eh, kasi kailangan namin kumita. Uh-huh. Totoo po yun. Pero napakarami po kasing pwedeng pagkakitaan na hindi mo kailangan iubos yung oras mo ng 8 to 5. Hindi mo kailangan mapabayaan yung mga anak mo or mapalayo sa kanila ng more than 8 hours or 12 hours, lalo ngayon, grabe traffic, di ba? So, meron po, napakarami po magagandang pagkakitaan na magkumikita talaga din siya. Like yun nga, yung mga sa event. So, yun ang yun yung... Isa lang ang event, pero madami pa na talaga, hindi mo na kailangan magpa... Alam mo, kasi sa event naman, tayo, sagot natin ang BIR natin, di ba? Meron mga iba pa, si Mariam na alam yan. May ibang mga trabaho pa na stable ang company, malaking company na pwede mo parang maging partner mo yung business. Yes, you can be also a financial consultant part-time. Kung gusto kong kaya mo rin mag full-time. Actually, I'm a financial consultant full-time. Mm-hmm. Pero pag sinabi kasing full-time, alam naman natin kung sabi full-time, 8 hours talaga, mm-hmm. Di ba? Pero ako, sinasabi ko na full-time ako as a financial consultant kasi I don't work in any corporate world. Pero yung kung meron tayong 16 hours a day, baka less than 6 hours lang doon ang natrabaho. Tapos satisfied ka na sa kita. Yes, satisfied ka na sa kita. May natulungan ka pa. Yeah. And then ang pinaka-importante doon, the rest of my time is nasa mga anak ko. Sa mga anak niya. Nasa mga anak ko. So very full feeling siya kasi napakaganda ng benefits. Magkaroon ka ng alaman sa pagpaplan ng finances mo. Napakalaking benefits na yan sa'yo kasi hindi yan tinunong sa atin. Sa school, wala lang yan. Wala namang subject niya. Kaya parang in-open na po ngayon siya na siya ngayon. I'm also giving the financial literacy training sa grade 11 and 12. Mm-hmm. Meron nilapitan na ako na school na sila. Gusto ko nga sanang i-drop by natin yun. Kaya lang, makakulangin ka na sa oras. Pero anyways, sobrang maiksi lang yung gusto namin pag-usapan dito dahil ang sarap ng itlog. Kita mo man, Chi. May trabaho tayo, di ba? Pero nagtatrabaho po kami ngayon. Nagtatrabaho po kami. Nag-enjoy din kami kumain ng itlog. So, yun po yung gusto ko mangyari sa lahat ng kapwa natin, ma'am. Parang hindi sila stress, no? Mm-hmm.
na magbawas tayo ng stress kasi nakakamatayan. Exactly. Kailangan kasi magkaroon tayo ng time for ourselves, time for our family, time for our career. Okay. Hindi pwedeng puro career-career lang. Hindi pwedeng puro family din lang naman. Hindi ka nakalos. Ano kasi ano ka, madedrain pa. Madedrain ka. Pag hindi mo siya pinagsabay, pindangga ka. Oo. Sabi nga dun sa nilabas ng namin ngayon, kailangan sa apat na aspeto ng buhay, ikaw ay balanse. Ito daw yung wisdom, yung knowledge na ano mo, parang spiritually kailangan ano ka, parang satisfied. Yes. Tapos socially, kailangan nakikipag-mingle o nakikipag-ano ka sa mga kaibigan mo socially. Mm-hmm. And then sabi nila education, yung knowledge na talagang literal na pag yung mga alam natin sa school, ganyan. At saka yung pang-apat is, apat yun eh. Kailangan daw ay, financially. So financial, kailangan okay. Hindi pwedeng okay ka sa financial, tapos yung pamilya mo naman is, halos parang pera na lang din ang magpapaano sa kanila, hindi na nila malamdaman yung love. Oo, wala kang time. So yun, yung apat na yun, kailangan daw kompleto siya. So guys, we hope makatulong sa mga mami. Yung mga mami dyan na nasa bahay lang, na parang iniisip nila, buryong-buryo na sila. Message lang po kayo dyan. Yes. May magagawa po kaming dalawa, promise. Exactly. And it's true, no? Kasi meron mga mamsies na talagang college graduate. Mm-hmm. Alam mo, yung tapos ng college, nakapagtrabaho ng 1 year, 2 years, tapos nagkaanak, napunta na lang sa bahay. Sa bahay na. Kasi nga, provided, ayaw naman talaga natin pabayaan yung mga anak natin. Pero, may magagawa pa po tayo bukod po doon sa obligasyon natin sa ating pamilya. Kaya pa rin po natin magkaroon ng work. Importante po yun eh. Importante na nararamdaman natin na may halaga po tayo. So, yun guys. At ngayon, magmamontage na ako ng aming pagkain dito. Hindi nga pala siya nakain ng tinapay, kaya ako lang. So, thank you guys for watching. Bye! Magpapano ako.